magsisimula na nila uli ang schooling, busy na uli yung mga mommies, mga bata, yung mga pagkain. Kaya yung pag-usapan natin is yung appetite natin at saka hunger hormone. So hindi natin alam mostly yung iba. Ang alam lang natin yung appetite na, diba, maya, yun lang yung, gusto kong kumain, eto yung kailangan kong magugutom, eto yung, para tayong, ay, naku, takam na takam tayo. Ito yung mga mystery kung kailan tayo nagugutom, kung kailan hindi, at saka, ano bang yes. answer, sagot dito, at saka, ano ba yung mga, dapat ginagawa nitong ating hunger clock. Meron tayong hunger clock, wow. hindi natin alam. May ganun pala. Na, at, yes, oo. Kaya nga sabi ko si Kika, I used to call her Kika, pero gusto ko siya tawagin Erica kasi nag-transform wow, siya. Wow, grabe, September 1. She's a different person. New month, correct, new me, new normal, diba? Correct. Mm-hmm. Hindi niya alam, doon sa journey niya, meron siya mga hunger clocks na sinunod, na patterns, hindi na siya aware. So kaya sinusundan ko yan So meron tayong autonomous machine sa katawan natin na pwede nating mahack. Hindi lang yung computer, pero yung ating katawan, lalo na yung appetite natin at saka yung hunger hormones natin, pwede nating mahack o masabihan, ma-program at masabi natin. Ito rin yung mga minsan yung hindi natin alam. Ito yung mga on the second thought na parang sinasabi natin. Minsan erratic yung ating nararamdaman sa katawan and we tend to eat more. Parang nagkakaroon tayo ng eating disorder, maya kumakain, hindi nakokontrol. Mm-hmm. Or yun, mostly ito yung nagiging resulta ng weight gain. Yung lumalaki. O di kaya naman, minsan pag tayo ay may mga problema emotionally or kaya naman may mga hindi maganda pangyayari, ito naman yung nagiging cause ng low energy. And then of course, meron naman talaga na unhealthy cravings. Ako, parang gusto ko kumain ng ganito, order tayo ngayon online. Parang gusto ko kumain ng ganito. Hindi na natin nakikita na ito pala nagkakaroon ng cause ng problema sa ating katawan. But of course, alamin natin, ano ba itong hormone na ito? Akala natin mga reproductive hormones lang. Yan, mga hormonal imbalance lang. Oo, meron din tayong hunger hormones. Ang tawag dyan, ay ghrelin, yung iba G-H-R-E-L-I-N, iba ghrelin, iba ghrelin, or simply kung para ghrelin. Matandaan nyo, si Geraldine, yan. Yan pwede. Maring Geraldine, para no? Maring Geraldine. Oo, para madaling tandaan, oo. Actually, itong hormone na to, mostly hindi natin alam, napoproduce yan sa mga linings ng ating stomach, sa tiyan natin, of course, syempre dyan ang gagaling. Oo, meron din small amounts. Minsan galing, nare-release din ng small intestine, yan na magkuruktong. Kasi yung proper digestion or final digestion, nangyayari sa maliit na bituka. Siya rin yung nag-i-introduce, nag-distribute ng mga nutrients. Yung pancreas natin, kaya yung mga nakikinig natin, nanonood natin mga televiewers na diabetic, importante po yung diet at saka yung pong pagkain natin na makontrol kasi yung mga pancreas, yan po yung nagpo-produce ng insulin din. So nakikipag-usap yung ghrelin din natin sa ating insulin. So yung nagko-control ng sugar. So kaya po hindi natin nakokontrol yan. Then lagi tayong gutom, kain ng kain. So hindi bumababa yung sugar natin. And of course, ang isang kasundo ng tiyan natin ay yung ating brain. Ayan. May napoproduce din yung mga ghrelin. Yes. Ayan. Yan ang importante kasi sabi nga natin, mind over body, lagi sa wellness. Yung brain natin, yung ghrelin na yan, yun yung nagbibigay, it awakens our appetite sa umaga pa lang. Oo, yun ang trabaho niya. Pangalawa, nagtitrigger yan ng food consumption. Ako kasi, pag umakyat ang from the chan, umakyat na yun sa brain natin, na-receive ng hypothalamus. So makikita na yun ang ating senses. Naku, lahat na makita natin makukulay at magaganda, gusto natin kainin. So nagtitrigger yan ng consumption. Okay? And of course, yung third, ito yung mga nangyayari, yung fat storage. Yan siya rin na nagko-control ng bad at saka good fats sa ating katawan. Importante ang maiwan yung brown fats or yung para sa adipose tissues natin, hindi yung mga bad fats. Okay? Kasi yung adipose tissues, yung brown
fats, yun yung pwede natin gamitin ng katawan natin as stored energy. Alam mo, ginutom tayo, hindi pa tayo nakakakain. So, yun ang pwedeng gamitin para hindi tayo malobat yung energy natin. Okay? So, does ghrelin makes you hungry? Of course. O yung ghrelin ba ay simple lang na ganun ang ginagawa. So, ito yung actual work ng ano, yung may ghrelin journey din yan. Okay, when you feel hunger, pag tayo nagutom, yung ghrelin natin ay tumaas na. Ibig sabihin yung hormones natin, ako talaga namang nag-uumapaw na sa tiyan, ay gutom na ako. Kaya minsan ba, yung iba, meron dyan talagang tumutunog, nagsisignal yung tiyan, kumukulong talaga. So, yung iba naman talaga, ang nakakalungkot yung minsan humahapdi. Diba? May mga significant proportion na talaga namang humahapdi talaga. And then of course, tataas na yung sa brain natin. Kaya yung iba marirealize nyo na pag gutom na talaga, humating sa brain natin, ay sumasakit ng ulo natin. Kaya akala natin, headache, hindi natin alam, hindi natin pinakikinggan. Gutom pala. Pala. Hormones, yes, gutom na. Hunger na yan. So kaya kailangan certain proportion na maayos yun. Na kung kailan tayo sasabihin ng ghrelin natin yung kailan dapat kumain. So number one, syempre, akala natin pagkain lang, even yung ating circadian rhythm. Yung ating pagtulog, at yung pagpapahinga, kung kailan tayo gagalaw, at saka kailan magre-repair, magre-restore yung ating katawan, importante yung ghrelin. Siya rin nagsasabi ng rhythm. Siya rin na nagsasabi na, ay araw na, umaga na, dapat gising tayo, gumagalaw. Siya rin nagsasabing gabi na, o kailan natin matulog, tulog magpahinga. Na. Okay, oo, tulog na. And then siya rin yung importante sa nagbibigay yung reward system sa ating katawan. Kaya, kailangan natin pakainin kahit konti lang. Halimbawa, yung iba kasi hindi sanay. Marami tayong mga kababayan o mga kasambahay na hindi nagbe-breakfast talaga, diba? Hindi nagbe-breakfast. Ako maraming guilty that's yan. True. Akala natin, oo. Kaya, minsan nagkakaroon ng overproduction. So, ito yung nangyayari tuloy na parang talagang we seek reward. Ako, kailangan may pagkadating ng 9, 10 o'clock, saka pa lang tayo kakain, yun yung mga feeling mo na napapawisan ka na, yung brain mo hindi na maayos yung isip, yung mga ganon. So, problema na yan. So, ito yung function ng ghrelin. Talagang uti-uti naman siya nagsasabi. And then, of course, yung carbohydrates, yung metabolism ng carbohydrates, trabaho yan ng ghrelin. And of course, ito yung isa na napaka-busy na hormones, hindi natin alam. Even yung lasa ng pagkain natin. Kaya importante ngayong pandemic, akala natin, dito yung nangyayari sa tiyan natin yun, namamas noong virus yung ating tiyan para makapag-alam na magsabi na ito yung lasa, ito yung maalat, ito yung matamis, ito yung mapait, ayan. So, kaya kailangan importante. So, ito rin yung responsible for gaining weight. Kung gusto natin kumain ng kumain, maya. So, yung mga ano, so, gaining weight, so yung mga dieters, ito dapat yung intingnan natin, mga nagda-diet, no, ano natin gagawin, ipoprogram natin. Kaya meron tayong mga health coach, nutrition coach, dietitian. So kasi alam nila kung kailan i-restrict yung pagkain ng mga certain foods na mapagkain natin. And then ito rin yung nagko-convince sa ating ay time na kumain, even the way you eat, kaya kakain, kailangan mabilis, dahan-dahan, or kailangan i-digest. And then ito rin yung siyempre yung survival mechanism natin. Pero wag nating hahayaang ang warning natin na ma-empty yung ating stomach. Okay? Mm-hmm. Wag nating hayaang walang laman. Or at least, nung hindi naman ginagamit yung tiyan natin, at least hindi naman talaga being used. Okay? So you can, tawag dito, pwede yung pagkasunduin yung ating hormones, yung ghrelin natin. And of course, ang tumatanggap niyan sa brain natin, yung thinking brain, processing brain, yung hypothalamus natin. So sila magkasundo. So kaya kailangan yung appetite, yung hormones, and the brain natin na nagpo-proseso, kailangan nagkakasundo silang dalawa. Okay? Kasi for one, pag hindi natin nangyari yon, so hindi nagkakasundo yung ghrelin production at yung pagkain, schedule ng pagkain, the way we eat, and then diretso tumaas yung ghrelin sa brain, sa hypothalamus. Yung ating katawan ay nagahang on sa mga taba, sa mga fats. Okay?
So kaya mostly, yung tendency next time nakakain ka na, gutom ka na, so you tend to overeat kahit ano na lang. And then of course, yung thermogenesis ng brown fat natin, yung sabi ko, good fat, na na-awaken yan pag may mga certain cold sa katawan or malamig ang katawan natin. Kaya binabawal natin mag-intake tayo ng malalamig pag tayo ay kumakain. So normally, gustong-gusto natin, ako nag-uumapa ang mga yellow, malamig na malamig. Kailangan, nakikita nyo talaga yung mga body form na magaganda, yung mga orientals. Talagang they tend to eat at to take mga hot tea. Oo, mga green tea. Continuous yan sila. Hindi po, yes, oo. So just to, ano lang, importante yun na para for thermogenesis. Para yung ano, kasi nga syempre nag-hang on na sa taba, kakain ka pa ng, tawag dito, mag-take ka pa ng malamig. So talaga namang mabubuo-buo yung sebo sa katawan and then it will be stored sa mga lining ng katawan natin. Lalo na yung sa mga chan, ito yung mga belly natin, bare belly, dito sa ating mga braso, sa mga dito, yan, sa ating ilalim ng mga wattle natin, sa ilalim ng ating neckline. And then of course sa mga binte. So kaya kailangan importante yon yung pagkain. So wag naman nating starve, hindi importante. Kaya sabi ko, importante, the best meal in the day ay yung breakfast. So okay? So it's to save your day. Para break the fast. Okay? Yes.